Yo, props sa inyo lahat. WB muli ito. Ang tayo muli ay andito sa ating video reaction na sa ating news reaction. Na kung saan andito tayo sa PH News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits. Just in finish na Malacanang na Bulaga. Trump harap-harapang nilatag ang alas PBBM delikado na. At yun, paalala lamang ito ating reaction video lamang. Ano mang sumasalaraon dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Nagprotesta ang China sa pamamagitan ng diplomatic channels kaugnay sa presensya ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua sa Sabina Shoal kahit pa ito ay parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang statement, iginiit ng Chinese Foreign Ministry na wala umanong pahintulot ang pagpasok ng barko ng PCG sa lagoon ng Sabina Shoal. Saad pa nito na ang pananatili aniya ng PCG vessel ng matagal sa lugar ay seryoso umanong paglabag sa soberanya ng China, gayon din nilalabag umano nito ang Declaration on the Conduct of Parties sa Disputed Waters at banta sa kapayapaan at seguridad sa lugar. Kaugnay nito, hinimok ng China ang Pilipinas na itigil ang umano'y infringement activities nito at paalisin ang BRP Teresa Magbanua sa Shoal. Ang Sabina Shoal nga ay pasok sa EEZ ng Pilipinas kaya't mayroon itong karapatan na magliyag at galugarin ang mga resources nito sa lugar at responsabling ipreserba at pangasiwaan ang mga ito salig sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Meron pong isang matinding pasabog itong si former President Donald Trump na ngayon buong mundo mga sangkay ay napag-uusapan ito lalong-lalo na po sa part ng mga Kristiyano kung saan mga sangkay kinilabutan po sila sa isang statement o isang speech ni former President Donald Trump. Ano kaya ito? Yan pong ating pag-uusapan ngayon. Umaalat kasi ito sa social media ngayon. Ito, tingnan po natin. Pahinga po natin mabuti mga sangkay dahil kahit po yung mga Amerikano ngayon, lalo po silang nagugulat sa mga sinasabi ni Donald Trump. I believe in God, I believe in the Bible, I'm a Christian, I have a lot of reasons. I love people. And our country needs a savior right now, and our country has a savior. And that's not me. That's somebody much higher up than me. Grabe. Ang tindi, no? Bibihira po tayo mga sangkay o siya lang siguro yung kaisa-isang naging pangulo na ganito po lagi magsalita. Lagi po niyang sinasabing, kagaya ng statement niya na ito mga sangkay, hindi ako yung savior. Mayroong mas mataas kaysa sa akin. Lagi po niyang sinasabi. Hindi niya po kiniklaim na siya ang pinakamakapangyarihan, pinakasikat na tao sa buong mundo. But the Lord Jesus Christ, much higher. Ang nangyayari tuloy mga sangkay, nagbumukha po siyang pastor dito. Diba, ito mga ganitong klaseng statement is mga preachers lamang po ang gumagawa. But this man, talagang kikilabutan tayo dahil nga po, hindi ko alam paano po mga sangkay na i-deliver niya ito ng ganong katindi. It may be because nung nangyari sa kanya mga sangkay, ang muntikan na po na pagkadali ng kanyang buhay sa stage, mukhang dito mga sangkay may divine intervention ang ating Panginoon. Kung kahit nasasabi niya po, lagi po niyang nare-recognize ang Diyos. Kung noon mga sangkay, nare-recognize na niya. How much more ngayon mga sangkay? Pakinggan niyo pa ito. We just do what we have to do. But the life and death and resurrection of Jesus Christ forever changed the world. It's impossible to think of the life of our own country without the influence of His example and of His teachings are miraculous. Grabe, no? Talagang tahasan niya pong sinasabi na imposible. Kumbaga, imposible na maging ganito ang ating bansa without the help, without the grace of the Almighty God. Miraculous founding, overcoming civil war, and the United States ultimately becoming a truly great nation, and we're going to keep it that way. We're going to keep it that way. We're not going to let it go. We're not going to let it go. So, hindi daw po bibitawan. Sabi po ni Donald Trump, hindi po natin bibitawan ang kung ano ang identity ng Amerika. Na masunurin sa kung ano ang sinasabi sa Biblia. But none of this could have ever happened without Jesus Christ. Jesus Christ. And His followers and His church. None of it. And we have to remember that Jesus Christ is the ultimate source of our strength and wow. of our hope. Let us thank Almighty God for our nation, for our
precious freedoms, and are most of all, and I have to say this, for the gift of God's everlasting mercy and grace, we wow. ask God to bless our nation and our people with faith and hope and love and peace. So even Trump said himself that we have a Savior, and he also said that Savior is not him, it's Jesus Christ. Now look, you can hate him all you want to, but there is no other person in his position saying things like that. Mismo. Saying that, mga sangkay, grabing ka-inspirational words na binibitawan niya po. At yan po ay galing mismo, yung pinaka-source. Walang iba kundi ang Biblia, mga sangkay. Na ang source ng strength natin, walang iba, si Jesus Christ. Hope, salvation, galing po kay Jesus Christ. So, maybe mga sangkay sa Amerika, may mga ayaw sa kanya. Ilan ayaw sa kanya. Kasi nga, politics is politics. May mga ayaw po talaga. Kahit naman sa atin, mga sangkay, kahit anong gawin nating mabuti, may kontrabida pa rin. But, yung words na binitawan niya, mahirap i-rebut, mga sangkay. Mahirap po yan banatan. Dahil ito po ay real talk galing mismo sa Word of God. There isn't right now, nor has there ever been a president talking about Jesus Christ. Walang ibang presidente na ang pinag-uusapan si Jesus Christ. The way that Trump is talking about him. And if you are a Christian and you can't see that, that's pretty scary. You know why it's scary? Because that would mean you're acting off of what you think about this man. And if the Lord acted out of what he thought about your past, you'd never be forgiven. Trump could repent yesterday, today, tomorrow, and come into his process and begin walking to become a new creation in Christ. And those who are truly Christian should see things like that. And when you don't, that's terrifying. Never have I seen anyone in this man's position talking the way he talks about Jesus. Mismo. Is he perfect? Far from perfect. But can the Lord be using him? Yes. Most definitely. And if the Lord is using him and you are coming against him, you are coming against God. I truly pray you understand that. If the Lord is using somebody, whether you like them or not, and you come against them, you are coming against God. Pray, my brothers and sisters, pray you come into understanding, and may the Lord reveal to you what hasn't been revealed yet. Amen. God bless. Shalom. Grabe, no? Ang dami pong ano, nagsasalita tungkol dito sa mga sinasabi ni Donald Trump ngayon. Very interesting, mga sangkay, kasi noon pa man, sinasabi niya na po ito, mga ganitong klaseng salita, lagi niyang sinasabi niya sa Jesus Christ, yung boss niya. But right now, guys, ibang-iba na po ito, eh. Kasi yung experience ni Donald Trump na iligtas mula po sa kapahamakan, mga sangkay, nakaraan lamang, eh, matindi. Kaya siguro, na, mas na-i-express niya ngayon, mga sangkay, ang halaga ng relationship with our Lord Jesus Christ. At alam niyo, ito po yung sinasabi ng Bible. Since siya po ay tumatakbo bilang Pangulo ng Amerika. The Bible says, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Mapalad ang bansa, mga sangkay, na ang Diyos ang Panginoon. And as we can see, the former president, he is the only one in that position, mga sangkay, tumatakbong pangulo o leader ng isang napakalaking bansa na nagsasalita, nire-recognize si Jesus Christ. Kaya nga po, mga sangkay, kinikilabutan ako. Sabi ko, grabe itong taong to. Maybe because of the miracle na nangyari sa kanya last time, kaya niya po sinasabi yung mga bagay na ito. Naiintindihan niya, mga sangkay, kung ano po ang halaga ng Panginoong Diyos sa bansang Amerika. Pinagpala, sabi ng Bible, mga sangkay, pinagpapala ng ating Panginoon ang isang bansa na siya ang kinikilalang Diyos. How I pray na may ganun po tayong ano, di ba? Presidente, mga sangkay. One day, magkaroon po tayo ng isang presidente whose God is the Lord. Di ba? Na ang Panginoon, na ang Diyos ay ang kinikilalang Panginoon. Kasi ang tindi ng tinatahak ngayon ng bansang Amerika, meron po silang maraming problema, meron po silang muntikan pa pong mag-shutdown yung kanilang gobyerno dahil po sa kakulangan ng budget,
ang dami, ang dami problema ng bansang Amerika, bumabagsak ang ekonomiya. Pero may propesya tungkol kay Donald Trump. Ngayon mga sangkay, I know, ang makakaintindi po nito, itong pinag-uusapan natin, maraming mga Kristiyano, mga born again Christians. Nakakagulat lamang po itong mga pasabog ni Donald Trump. Siya po ang nag-iisang presidente na nagsasalita, nagre-recognize kay Jesus Christ day by day. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Yan nga mga kabalits natin, yung mga ilang mga pahayag at mga pagtugon dyan, no, na kung sana ito nga umano, yung nga nagiging talagang isinasambulat at talagang ibinubulalas nga ni Donald Trump ukol nga no, sa kanyang mga nagiging pahayag na talagang ay nakakakilabot nga dahil nga itong US patuloy nga. Dahil dito nga sa US umano yung suporta dito nga no, kay Donald Trump mas tumitindi dahil nga sa kanya nga nagiging hakbang o talagang nga nagiging mithiin nga na talagang ipakilala at talagang yung Panginoon na nga kanya nga nais na ipunto. O siya nga ang nagsisilbi nga tila nga baliwanag ngayon upang ito nga bansang Amerika talagang tuluyang umahon no, sa talagang pagkakalugmok. At patuloy niya nga nagiging instrumento rito yung ating Panginoong may lalang nga na ito nga yung kanya nga nagiging isa, ang kanya nga nagiging sandata ngayon upang mas lalo pang pagningasin yung hangad-hangad at talagang nais nga ngayon ng bansang US no, sa tulong daw umano ng ating Diyos na may lalang nga. Na ito nga yung ating Panginoon ang patuloy at patuloy niyang nire-recognize at patuloy niyang ipinakikilala itong ating Panginoon at patuloy niya nga itong dala-dala no, sa kanyang pangangampanya ngayon. Na talagang yung kanyang ibinabahagi at talagang ipinapamulat ngayon sa US nakakakilabot nga at talagang nakakatindig balahibo nga mga kabalits natin. At kayo, kanyo lang bahalang magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa PH News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, tumuloy ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!